mga kadigol. And dito na naman tayo for the record. Kukuha na naman tayo ng mga mahuli natin, yung kasama ko yun nauna na. Ang low tide kasi ngayon is 5:36 ng hapon. So kailangan bago mag 5:36 kasi 6 o'clock ang curfew o 6:30. Kailangan makakuha na kami. So ngayon tinaon namin na mas mababa yung tubig. Saka medyo inagahan namin yung paglabas para hindi naman maging hassle sa amin. Kasi once na bumaba na yan, nasa gitna na yung tubig. So tignan nyo, mababa na yung tubig. So ang huli natin ngayon, sana hopefully makahuli tayo ng puset ng alimasag. If ever na tagil tayo, baktuhalaan tayo. Diyan muna kayo. Oh. Oh. Dami rin, parang... Hindi mo mahuli yan. Ha? Yan, medyo inaalat-alat lang tayo ng konti, pero meron na tayong nahuli. Nahuli natin ay tatlong alimasag. Ayan. Tatlong alimasag. Tatagal kaya sa amin yan? Kailangan makarami. So, babalik kami sa dating pinanggalingan namin para ito yung kasi ito yung spot na to. Dito nagbe-breed yung mga pusit. So ngayon, this time wala naman pusit dahil nga masyadong murky yung tubig saka masyadong maalon. So babalik kami dun sa pinanggalingan namin. Hopefully sana makakuha ng marami. Yan muna kaya. Well guys, ito yung yan yung itlog ng pusit. Pusit dumot. Yan, yan siya. So medyo meron pang alimango. Close up natin. Close up. Mga itlog ng pusit dyan. So, yung mga nanay tatay nila, huli natin. Pero hindi pa natin sila nakikita. So, babalik din natin yung bato para makasurvive sila. Okay? Guys, recap tayo. Yung last natin nahuli, ito yung babae. Babaeng alimasag. Kasama niya siyempre, yung mister niya, yung blue crab. Ito niya naman laki. Laki, no? Bukol siya, oh. Ano yan? Ay. Hindi ko kakawin yan. Hindi. Galit siya, oh. Dapat siya kagay niya lalaki dito hawak. Para walang kawala. Natin ko matabang to. Ang laki to. Oh. Tinubuan na siya ng limpid sa likod. Ah, lagyan natin yan. Lulutuin na natin yung ating yung traditional Filipino cuisine na miswa alimasag. Kasi yung talagang totoong luto niyan is yung alimango. So since wala tayong alimango, gagamitin natin yung different kinds of seafoods natin. Meron tayo ito. Meron tayong alimasag. So, yung blue crab natin, yung lalaking alimasag is ang laki ng sipit. Meron tayong halaan. Meron tayong native scallops gagamitin. Okay. Is ginger. Garlic 1 cloves. Mantika, vegetable oil. Mawawala ang ating salt. Pampalasa. Iodized salt. Siyempre, di mawawala ang ating black pepper. Grind black pepper. Of course, ang ating onion. Yan ang ating Chinese vermicelli or miswa. Bisa na po natin mag-saute with our vegetable oil. Okay, bisa na po natin sa onion. Okay, pagsama-samahin na po natin ang ating bake. Ginger, onion, and garlic. Okay, natin. Susunod natin ang ating mixed seafoods. Okay, nilagay na po natin ang ating mixed seafoods. Then, lutuin lang po natin siya ng mga 10 minutes. Para maluto yung ating steak. Habang nilawak natin ang ating
mixed veggies ang ating namang miswa. Ang ating miswa. So, simmer lang natin yan up to 5 minutes. Then, pwede na natin kainin ang ating miswa with mixed seafoods. Okay, there you have it mga kadigol. Luto na ang ating mixed seafood with meat. With miswa. Pati ako nabubulol. Nabubulol ako, sir. Pasensya na kayo at ako'y gutom na rin. Late na na dumating ang aming order. So, ngayon, pass muna ako sa pagdadagat. Kasi, yesterday, napagod din ako. Kukunti lang naman ang naging muli namin. Saka, mataas ang tubig ngayon. Today, low tide is 147. So, medyo mataas siya ng konti. Hindi naman natin kayang hulihin yung mga lamang dagat na yan kung masyado mataas ang tubig. So, relay muna tayo pag sa low tide na lang uli. So, maybe next week. Maglo-low tide dyan mga twice, thrice a day per week. But, huwag kayong mag-alala. Darating tayo dun sa point na makaka-uli tayo ng pusit. So, ibablog ko din yon para makita nyo how to catch pusit. Pusit lumot here in Kuwait City. Thank you nga pala at mag-subscribe kayo sa akin. Pa-like, if ever na kung may share, pa-share na rin ako para siyempre alam nyo pag marami rin makapanood sa ating vlog. Catch and cook po tayo, mga kadigol. Sige na, bye-bye.